Hello po sa ating lahat and welcome sa ating kusina ngayong araw. Samahan niyo ako dahil magluluto ako ng Bicol Express. Isang masarap na ulam na talaga namang mapapaanlirize ka at sisipol ka sa sarap. Nakikita niyo naman no, naglalangis sa gata. Samahan pa ng kanin lamig talaga namang wow na wow. Kaya naman tara, umpisahan na natin. So bago tayo mag-umpisa magluto, narito yung mga sangkap na ating kailangan para sa ating Bicol Express. So una, meron ako ritong 1 1/2 cup ng pangalawang piga ng niyog. Ayan. Ito yung pampalambot natin sa ating karne. Then meron tayong 2 cups ng coconut cream. Ito yung kakanggata, unang piga. Ayan, kaya nakita nyo napakalapot. Gagamit din tayo ng 750 grams o 3/4 kilo ng kasim. Pwede po ang part ng yempo o kung anong parte ang gusto ninyo, kayong masusunod. Then, meron tayo rito ang minced garlic, 2 tablespoon. At 1 1/2 tablespoon ng luya. Kasi gusto ko may palo ng parang anghang kapag kinakain natin yung ating Bicol Express. Meron tayong 2 tablespoon ng mantika, panggisa. Sibuyas, ayan. 1/4 cup o 2 piraso ng medium size ng red onion, white onion, pwede nyo i-try. Then, meron tayong at least 3 tablespoon ng bagoong alamang. Ayan. So, ito po ay hinugasan ko at dinrain ko para hindi naman ganun kaalat yung ating alamang. Siyempre, hindi makukumpleto ang Bicol Express kapag wala tayong siling panigang. Ito yung siling haba. So, additional pa ng labuyo kung gusto nyo yung umuusok talaga yung inyong ilong at namumula ang bibig habang kinakain. Dagdag gulay din at pamparami, lalo na kung gusto ninyo na pambenta, pwede nyong haluan ng sigarilyas. Yung iba naglalagay ng papaya, naglalagay ng sitaw, so nasa inyo naman at nasa inyo rin kung gaano karami yung gulay na gusto nyong ilagay. So, ayun lang. Then, mag-a-add na lang tayo ng patis, sugar, mamaya sa ating pagluluto. Mainit na yung ating pan, so maglagay na tayo ng oil. 3 tablespoon ng mantika yung aking nilagay. Next, igisa ang bawang. So, haluin lang natin. Then, katamtaman lang yung ang init ng ating kalan. Isunod ang sibuyas. Ilalagay na rin natin ang luya. Itong luya ay optional pero maganda po kapag meron kasi may palo siya ng parang mentol. Anghang na malamig sa lalamunan kapag kinakain. Pag kinakain mo yung Bicol Express. Tsaka tanggal lang sa rin. So, halu-haluin lang natin yan. Then, once na naamoy nyo na yung aroma ng mga sangkap na ilagay natin dahan-dahan yung ating pork casing. Again, sabi ko, pwede kayong gumamit ng gempo o anong parte ng baboy na gusto niyo. So, haluin lang natin. So, isasangkutsya lang natin to. Mas maganda po na sinasangkutsya ang karne bago natin lagyan ng gata para maiwasan yung lansa. Tapos, mas masarap po kapag sinasangkutsya. So, maglalagay din ako dito ng pamintang pino. So, maglagay lang ako ng 1/2 teaspoon. Tapos, lalagyan natin ang patis. Sabi ko sa inyo, maglalagay tayo mamaya ng patis. Ayan. 2 tablespoon ng patis. O pwede kayong gumamit ng asin o kung anong pampalasa na gusto ninyo. So, gisa-gisahin lang natin. Ayan. Then, hayaan muna natin to para po kahit paano mag-golden brown na ang bahagya bago natin lalagyan ng una, pangalawang piga ng niyog. Then, once na nag-golden brown na bahagya yung ating karne, so dito, pwede na tayong maglagay ng ating pangalawang piga
ng niyog para naman mapalambot natin ito ng tuluyan at maluto. Ayan. So, kung hindi nyo pa mapalambot sa 1 1/2 cup na pangalawang pigan ng niyog, dagdagan nyo na lamang po ng tubig. Pero maluluto pa rin yan kasi maglalagay pa tayo ng unang piga eh. So, depende kasi yan sa nabibili natin na karne. Then, ilagay na rin natin yung alamang. Yan, lagay na natin yan. Pwede kayong gumamit ng fresh na alamang, yung hindi maalat. Di ba merong nakikita kayo nun sa palengke, yung ginagawang, ang tawag dun, parang tinotorta. Pwedeng ganun yung gamitin ninyo. Mas maganda yun. At dahil wala akong makita, kaya yung may alat na lang yung aking ginamit. Nugasan ko, then sinala ko para hindi ganun kaalat. So, tatakpan natin yan, tapos ayaan lang natin yan, then balikan natin mamayang konti kapag malambot na yung ating karne. So, ngayon, nakalipas ang ilang minuto, i-check na natin. Ayan. So, kung napansin ninyo, naiga na yung nilagay natin na pangalawang piga ng niyog. Baling lalagay na natin ay yung ating gulay, sigarilyas, at syempre yung siling haba. Mix lang natin. So, pwede nyo rin po itong i-stack. Ilagay nyo lang sa chiller ninyo, tapos preheat nyo lang kapag gusto nyo nang kainin. Then, ilalagay na natin ang unang piga. Ito yung lalong magpapasarap. Tapos, naglalagay po ako ng 1 tablespoon ng sugar. Yun naman ay optional kasi nagbibigay po yun ng dagdag na linamnam. Nagbabalance yung pampalasa, yung mga sangkap na nilagay natin dyan kapag naglalagay tayo ng sugar. Pero again, yun ay optional ha. Okay. Ayan. Tapos, haluin natin. So, maganda rito, hihintayin natin to na maglangis sa gata. Yung naglalangis siya na nagmamantika na. Then, titikman natin yan mamaya kung sakto lang yung timpla kasi hindi pa ako naglalagay ng asin dahil nga yung ating alamang ay maalat na. Naglagay pa tayo ng patis kanina. So, wag natin muna kagad basta-basta lagay ng asin. Kailangan, tikman nyo muna pong maigi kasi hindi tayo pare-parehas ng panlasa. Lagi ko naman sinasabi yon. Para pwede nyo pong habulin kesa naman yung sumobreng alat, mahirap na po yun remedyohan. Baka malagyan pa natin ng sabaw. So, hindi na natin ito tatakpan. Hayaan na lang natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa maluto at magmantika itong ating Bicol Express. So, ayan, nakalipas ang ilang minuto. Kita nyo naman, naglalangis na sa gata yung ating Bicol Express. At ito yung gusto ko, yung napakalapot nung kanyang gata. Ayan, oh. So, titikman ko pa kung magdadagdag ba ako ng patis o asin. Grabe, panalo. Ang sarap. So, hindi ko na kailangan lagyan pa ng asin. Din yung anghang niya, saktong-sakto lang nangangagat. Ito yung gusto ko, yung habul-habulin mo, yung isang tipak lang ng karne, mapaparami ka na ng kanin. So, dahil okay na, pwede na natin itong ilagay sa ating serving plate at ihain sa ating pamilya. Patay na natin yung ating kalan. At ayan o. May kita nyo talaga. Ayan. Naglangis na siya sa kanyang gata. At panalong panalo. So, ito ang isa sa pwede nyong pagkakitaan. Lalo kung meron kayong karinderya. Kasi ayoko po talaga ng tinitipid sa gata kapag Bicol Express
ang ating lulutuin. Basta mga ulam na may gata. Masarap po talaga kapag maraming gata. Huwag natin tipirin kasi yun yung magpapasarap sa ating lutuin. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga bagong pasok lang, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga recipe na pwede niyong matutunan at pwede niyong pagkakitaan dito sa aking kusina. So, lagay na natin to sa ating lagayan. Ayan, eto na po ang aking version ng Bicol Express. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!